Hello everyone and welcome back to my channel. So for today's vlog, i-share ko sa inyo ang pinaka requested na dish ng aking mga friends and family. At talaga namang kada handaan or may gathering kami, laging nire-request sa akin ng aking mga friends na, "Sis, please, gawa ka naman ng ganito." So kung ano man 'yon, continue watching. Bali today, i-share ko sa inyo ang aking recipe ng best-selling dish ko na sisig tofu. Alam naman natin na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang hirap mag-isip kung ano bang lulutuin nating ulam. At maraming nakaka-relate dyan, alam ko. Isa na ako doon. Kaya naman itong recipe ko ng sisig tofu, eh, napakadali at napakasimple. Hindi mo kailangan ng mamahaling ingredients or kung ano-ano pang ilalagay. At kung ikaw naman ay nagda-diet, ayaw or ayaw mong kumain ng pork or bawal sa'yo ang pork, pwede itong alternative kung ikaw talaga ay nagkikrave sa sisig. So tara na guys, punta na tayo sa aking cute kitchen para magluto at mag-prepare ng sisig tofu. Tara! Bali guys, si Kyrie pala, favorite niya itong sisig tofu ko. As in, nakakadami siya ng kain kahit yung rice. Talagang, mami, isa pa akong rice. Kaya nung nalaman niyang sisig tofu yung lulutuin ko, ito yung reaction niya. Yan po guys, ang ating mga ingredients. Meron tayong cooking oil, oyster sauce, mayonnaise, liquid seasoning, calamansi, butter, chili na pangsigang, syempre ang tokwa, onions. Yan po. Mag-start na po tayo mag-prepare and then mag-start na po tayo magluto ng sisig tofu. Pinaiyak ako ng sibuyas. Pati ba naman sibuyas, pinapaiyak ako. May hugot talaga. After nating mag-prepare ng mga ingredients, mahiwa lahat. So yung tofu, cut into cube siya, tapos saka natin siya i-deep fry. Balintayin lang nating uminit yung mantika bago natin ilagay yung tofu kasi kailangan mainit na siya para hindi siya magdikit-dikit. Bali, ang gamit ko kasi induction kasi nga kami lang naman sa bahay ni Kyrie, so mas convenient akong gamitin to. Yun nga lang, pag nawala ng kuryente, hindi makakapagluto kasi walang electricity. So ayan, medyo parang mainit na siya. Lalagay natin yung tofu. Sinet ko lang din guys yung init sa medium high heat kasi pag masyadong malakas pwedeng masunog yung tofu. So ito sakto lang yung ganitong temperature sa akin. Bali kasi ang tamang texture nung sa sisig tofu dapat crunchy siya sa labas then soft pa rin sa loob. Huwag masyadong matigas or huwag masyadong malambot kasi pag malambot naman madudurog siya. Bali yan, nag-start na tayong mag-deep fry ng tofu. Bali, batch by batch para hindi siya magdikit-dikit. Yung gamit ko pa ng tofu dito is yung firm tofu. Mas maganda siyang gamitin for sisig. Kasi pagka yung iba, yung medyo malambot, nagdudurog siya pag piniprito na, pag dinideep fry. So ito, okay pa siya. So maganda yung texture niya pag naluto. So habang dinideep fry ko yung tofu, ang ginagawa ko naman para hindi ubus oras or hindi sayang yung oras, nag-start na akong mag-mix nung pinaka-sauce nung sisig. Bali, ito yung first batch nung niluto ko. Ganyan yung pinaka-texture na hinahanap natin. Yung medyo crispy siya sa labas and then sa loob, soft pa din.
So, yun nga guys, natapos na nating lutuin yung tofu at saka na-prepare na natin yung pinaka-sauce ng sisig. Bali ngayon naman, dito natin siya lulutuin sa frying pan. Bali dito ko pagsasama-samahin lahat ng mga ingredients. Una natin gagawin is magtutunaw muna ako ng butter, kaya may butter tayo. Yan. So, butter muna. Intayin lang muna natin siyang uminit ng konti, hindi pa siya mainit. Yan, lagay muna natin yung butter. Tunawin muna natin siya dito. So, hintayin lang natin matunaw ng konti. Pero huwag nating sunugin, ah. Hina lang dapat yung apoy or yung init para hindi agad masunog yung butter. Kasi nag-iiba na yung texture niya pag nasunog. So, tamang tunaw lang. After nating matunaw yung butter, una nating ilalagay is medyo igigisa natin ng kaunti yung onion. Pero huwag masyado kasi kailangan yung texture niya. Medyo crunchy pa din. Huwag yung masyadong malambot. Kailangan crunchy pa din. Yung sibuyas na nagpaiyak sa akin kanina. Kaya nakakaiyak ang sibuyas, ano. Tapos sunod natin ilalagay is yung green chili, yung pangsigang na chili. So, hindi ko masyadong dinamihan kasi si Kyrie, kaya niya ng maanghang pero hindi ganun kaanghang. Next nating ilalagay is yung ginawa kong mix sauce kanina. Yung minix ko na sauce, yun ang susunod nating ilagay. So, yung sauce, depende na kasi yan. Although may measurement naman, kaya lang, ako kasi pag nagluluto, mas sinusunod ko yung tansyahan. So, at least mas alam ko yung lasa. Pero yung recipe, yung measurements, mamaya ilalagay ko. Kung ilan yung ginamit kong kalamansi, tsaka yung measurement ng pinaka-sauce. So, yan. Parang iinitin mo lang siya, actually, hindi talaga luto. Kasi, ang mayonnaise, pagka masyadong nainitan at nagtagal sa lutuan, nag-aano siya yung nag-oil. So, tamang init lang siya. Saka natin ilalagay ngayon yung deep-fried na tofu. So, yan. Mix lang natin siyang ganyan. Maliit kasing lutuan ko eh. Sisig tofu, di ba napakadali at napaka-easing gawin, simple recipe. And syempre, healthy kahit papaano kasi tofu yung ginamit natin instead na baboy. Pwede sa mga nagda-diet. Bali kung ayaw nyo namang gamitin yung regular mayonnaise na ginagamit natin, like nung ginamit ko ngayon, bibili namang mayo for keto or yung mga vegan mayo. Medyo pricey nga lang siya, pero at least yun, mas healthy. So guys, ito na nga ang aking sisig tofu. Si Kyrie ay nag-i-start ng kumain. Bali, ang ginamit ko pala dito is isang malaking size ng tofu or tokwa lang. Then, sa kalamansi, nakagamit ako siguro ng mga 6 to 8 pieces, yung ganyang kalalaki. Sa chili naman, nakagamit ako ng mga 3 pieces na chili. Mayonnaise, hindi ko naubos yung isang pack na gano'n ng mayonnaise. May natira siyang siguro mga 1 quarter. Mga 3/4 lang siguro nagamit ko doon sa pack. And then, sa oyster sauce naman, 1 tablespoon. Doon sa liquid seasoning, mga 1 tablespoon lang din. Pinch of salt, konting-konte. And then, ground black pepper. Yung sa ingredients guys, pwede nyo siyang i-modify. So, kung gusto nyong dagdagan, kaya ako tinatansya-tansya ko lang talaga yung pagtitimpla. Pero the more na mas marami yung mayonnaise, mas masarap siya. Then, dagdagan nyo ng maraming sibuyas at saka kalamansi para mararamdaman nyo yung asim ng kalamansi. So, dito na namin tinatapos ang aming vlog for today. Kami ay kakainan ng lunch. Si Kyrie nag-start na, hindi na siya makapag-intay dahil talagang favorite niya. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong patuloy na suporta. Don't forget to subscribe on my channel, like, and share. Salamat po ulit! Happy lunch!